Nakamasad lang ako kanina pa. Marami naman kawaksi sa bahay. Lahat yon naka-uniforme, pero bakit kailangan pa nito ng housemaid? Okay, you're Desra Palleria? Ang babaeng may edad na. Bagyan itong binaba ang suot na salamin at sinulyapan ako. Yes po, magalang kong sagot. Sadyante ka pala? Isang tango ang aking ginawa bilang pagsang-ayon. Well, tamang-tama lang dalang oras na kailangan ka na senyorito tuwing Biyernes hanggang Linggo lang, sabi nito. Kasi weekend lang din ang dirito sa senyorito Calix at ikaw ang kanya magiging personal maid. Tumingkad tuloy ang tenga ko. Ano daw, personal maid? Bahala na nga. Eh sa tunog naman ang pangalan na magiging amo ko mukhang hot. Kinilibutan tuloy ako sa akin na isip. Tsaka dapat Biyernes malinisan mo ng salid niya. Dalang araw na yan ang nakagiwang uwi ni senyorito sa bahay. Dapat malinis at walang alikabok dahil may allergy ang senyorito na iintindihan mo. Arte naman, pero sige na nga. May magagawa pa ba ako? Naghahanap ako ng pera? Sunod-sunod na tangulang aking ginawa. Hanggang natapos to sa pagpapaliwalag sa lahat ng aking dapat gawin at kondisyon. Pumirma na rin ako ng kontrata. Pagkatapos binigyan ako nito na isang kulay itim na uniforme. Yung tipong pang maid talaga. May apron at headband pa sa ulo. Para naman magko-cosplay ako nito. Tahimik ko yung tinanggap. Sabi ni Ma'am Joy yung nag-interview na magsisimula ako sa aking unang araw sa darating na Biyernes. Mabutit pang umaga lang ang klase ko sa araw na yon at tumutugma sa bago kong papasukan. Araw ng Biyernes at ito ang unang araw ko bilang kawakse sa Danksworth Residence. Alauna nang dumating ako sa malaking bahay. Nakasuot ako ng uniforme na ibinigay sa akin. Ako ng maid's locker room. May malaki doon na salamin. Gusto ko magwala dahil nag-iiba ang uniforme ko sa lahat ng kawaksi. Sinuyod ko pang aking refleksyon sa salamin. Napailing ako at maiksi ata itong sa akin. Hanggang gitna lamang nang kita ko mga kasamahan ko ay hanggang sa ibaba ng tuhod nila. Baka matandang manyak tong amo ko? Di naman siguro? Agad kong bawi sa naisip. Oh my, kulay! Ano ba yan? Naubusan siguro to ng tela. Ani ko sa loob ng... Masuyod ko ang likuran. Parang masisilipan ako nito kapag tutuwad. Hindi ko na nga lang pinansin. At tuloy ang lumabas ng silid. Bumungad sa akin ang napakalawak na bahay, napakaraming kwarto. Pakiramdam ko tuloy para akong maliligaw. Sino bang prinsipe ang saserbisuhan ko at napaka-espesyal? Sabi ng mga kasamahan ko mag-aalas 7 daw nang umuwi ng senyorito Calix. Nakaka-intriga tuloy ko ng itsura nito. Ilang minuto ang binaybay ko ang pasilyong, sinapit ko ang sinabi nilang master's bedroom daw. Sa laki ng bahay, nangangatog tuloy ang binti ko. Anong hirap pala pag mayaman at malaki ang bahay kung may multo? Mahihirapan tumakas sa haba ng tatakbuhin? Paano kung magsi-CR? Nagkataon na mas malawak ang sala. Naku, matatay na lang siguro ako sa suot nito, hindi na sinapit ang banyo. Di mo ako nagpapasalamat kahit malit bahay namin, komportable naman kami. Eh kung ganito tapos kami lang dalawa ng nanay ko, isang linggo, di pa kami magkikita dahil sa taas ng lalakarin namin. Napangawi ako, medyo napa-eksahirada ko tuloy ang paglarawan ko. Maingat kong pinihit ang doorknob ng master's bedroom. Sinalubong ilong ko ng panlalaking amoy. Agad kong ginala ang mga mata sa loob. Namilog ang aking mga mata sa nabungaran. Silid pa ba to sa lagay na to? Bulalas ko sa sarili na makita ang loob ng silid. Kalmahin o kasampuin siguro ang bahay namin dahil sa laki. Dahan-dahan kong iniakbang ang paa papasok. Akbang lilinga ako ng paningin sa paligid. Manghang-mangha ako sa nasaksihan. May malaking bed. May sariling sala ata ang silid na ito eh. May sariling banyo at kailaki ng banyo. Parang bahay na namin. May mamahalin din kasangkapan na yari sa mamahaling muebles. May malaking LCD flat screen TV na parang sa sinihalan laki at kung ano pa basta lahat malaki. Hindi ko ata matatapos na isang oras lang. Kailangan ko ng dalawa. Ay hindi, tatlo. Ay hindi pa rin, apat. Ah basta, mahabang oras. Nagsimula ako maglinis. Sa linis ng bahay, kailangan ko pa rin maglinis dahil metikuloso daw ang amo namin. Kailangan ko pang tumuwad para malinisan ang maigi ang sahig. Nainis tuloy ako dahil sa ikse ng uniforme ko. Wala pa naman akong short. Naku, kung meron akong kasama, kanina pa ako nasilipan. Ilang mahabang oras ang nakalipas, natapos na rin ako. Napalitan ko ng bedsheet at lahat ng kakailanganin ng amo ko ay nagawa ko na. Gusto ko na munang maupo.
Nagdadalawang isip akong maupo, baka pagalitan ako. Pero pwede naman siguro kahit saglit lang. Kaya dahan-dahan ako naupo sa ibabaw ng malambot na kama. Napasingha pa ako sa wipikit ng aking mga mata. Oh, ang lambot naman. Ang sarap mahiga. Nilinga akong palingin sa paligid sa ibabaw ng maliit na mesa na nakailera sa tabi. Ayun! Nakita ko na naman ang picture frame na nakalagay sa katabi ng lampshade. Picture yon ng isang pamilya. Isang kwarentahing babae at lalaki na may dalawahang bata. Hawak ang babae at lalaki din. Pero yung batang lalaki parang pamilyar sa akin. San ko ba yung nakita? Kanina pa kasi ginugulong utak ko sa larawang iyon. Sino bang batang yan? Maya-maya nakaramdam ako ng antok. Nakalimutan ko loy na nagtatrabaho ako at wala sa aming bahay. Di ko napigilan at unti-unti pumikit ang aking mga mata. Habang nilalamon na ako ng antok at nakatulog. Nakatulugan ko ng isiping hindi ko man lang masagot-sagot. Ilang minuto ang nakalipas ay may pumasok sa silid. Hindi na iyon na malayan ni Destra dahil mahimbing na ang pagkakatulog ng dalaga. Napaupo ito sa tabi ng kama. Masugid na pinanood ang dalagang nakapikit ang mga mata at walang kamalay-malay. He drew a tiny smile on his lips while watching her sleeping on his bed. The lady looks like an innocent baby. Yes, she is simple yet very attractive. Sinunod nito ng tingin ang dalagang natutulog. Bagya pa itong naparanok when he saw her fair thighs and legs. Di niya napigilang pagmasdan ang dalaga na mahimbing na natutulog. Di niya mapigilang mapatitig sa mapangakit itong mukha. Bahagyang nilawagan ng binata ang kanyang necktie nang masuyod niya ang kabuuan ng dalagang nakahiga sa ibabaw ng kama. This binibini looks like an angel. She has beautiful complexion. Her face is free of even a signal acne. Her cheeks are naturally pinkish. Her sharp nose fits her small face. She has perfect brows, thick curvy lashes, and she has natural pinkish lips. A few strands of her hair separated and covered on her forehead. She may be exhausted, but that does not diminish her natural beauty. Even though she was simple, her face was not smeared with makeup. He can really see that she has natural beauty. He bit his lip unconsciously. When he saw the lady's sexy and inviting lips in his sight of Galix, he wanted to taste those lips. Napangiwi ang binata. Para naiisip siya ng ganon ang kanyang personal maid. Kahit tulog ang kalahati ng diwa ko, ramdam ko pa rin na may naupo sa gilid ng malambot na kama. Patay, baka bukas wala na akong trabaho dahil sa ginagawa kong paghiga sa kama ng amo ko. Dali kong minulat ang aking mga mata. Ewan pero parang tulog pa rin ako at nasa mundo pa rin ng panaginip. Talagang nasa panaginip ko dahil bumungad sa aking paningin ang asungot na lalaki noong isang araw. Ang lalaking mapanghas na sumira sa aking palda at ang lalaking pinalantik ang noo ko. Anak ng nananaginip pa talaga ako? Kurot noong napatunong ako sa aking sarili. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata upang siguraduhin kung panaginip lamang ba talaga. Ayun, nanatiling nakatitig sa akin ang gwapong mukha nito. Malamlam ang mapupungay nitong mga mata na sinuyod ang aking mukha. May maliit na ngiti sa labi ko. Bakit ka naman napapanaginipan ang hinayupak na yon? Hindi to isang panaginip kundi isang napakasamang bangungot. Kailangan kong magising. Baka ito pang papatay sa akin. Baka sakalin ako nito nang bigla sa panaginip ko at hindi na nga ako magising pa. Do you like the bed? Bungad ng lalaki sa panaginip ko. Nakatitig pa rin to sa akin na may pilong ngiti sa labi. Nagtatanong pa talaga to sa panaginip ko. Ang hindi ko maintindihan kung bakit damang-dama ko ang mainit itong hininga na tumama sa pisngi ko. Inilapit pa nito ang mukha sa akin. Nakita kong dahan-dahan itong iniangat ang daliri. Napatili ako. Ito na yata ang eksenang akmang sasakalin na ako. Kailan ko lang magising? Magising sa aking napakasarap ay napakasamang bangungot. Kaya biglang inangat kong aking ulo mula sa pagkakahiga. Talagang biglaan at dahil sa ginawa ko ay sapol at nabunggo kong noon ito. Oh shit! Aray! Magkasabay naming bulalas. Ay anak ng... Wala ng sariling sabi ko habang hinimasimas ang aking noo. Ibang klaseng panaginip yata yun ah. Kibot-kibot kong nagsalubong ang kilay. Are you nuts? Dinig kong may nagsalita. Ay, ahas na makamandag. Napatili tuloy ako lalo dahil sa gulat. Napasa po ako sa aking dibdib.
Nakita kong nakatiim ang bagang ng lalaking nakatingin sa akin, hindi man lamang kumukurap. Napangiwi ako at di pa rin ako makapaniwala, kaya kinurot kong aking bisig para malaman ko kung gising ba talaga ako. Aray! Napadaing ako dahil sa sakit ng bisig ko sa pagkurot ko. Totoo nga nandito sa harapan ko ang asungot na lalaki. Napahagat ako sa aking labi dahil hindi ko talaga magets bakit nandito tong hinayupak na to. Maya-maya tumikim to. Napaigtad ako nang biglang napatayo mula sa pagkakaupo sa kama. Bahagya akong inayos ang nagusot na bedsheet dahil sa pagkakasal pa ko doon. Do you like the bed? Ulit nito sa tanong na kanina pa nakataas ang kilay. Nihilig nito ang katawan sa kama, patagilid, saka tinukod ang kanang siko doon. Lumunok muna akong laway bago nagsalita. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Walang preno-prenong balik tanong nito. At sa tanong ko, isang nakakalokong tawa ang pinakawala nito na sumakop sa buong silid. I should be the one asking you that, lady. Balik nitong sabi sa nang uuyam na mga titig. Nanliit ang aking mga mata dahil sa inis na halos umusok na ang ilong ko. Alam talaga ng lalaking tong galitin ako, ha? Eh kita mo naman, nakasot ako ng uniforme. Nandito ako para magtrabaho. Walang pakundangan, inis na tinitigan ko ito. Sobrang talas ng titig na makakatetano. Trabaho? I doubt. As a witness seems you're not. You're just here to take a nap. Teka, sino ka ba, ha? Nakita mo naman, tapos ko ng lahat ng kailangan kong gawin. Siguro magpahinga ng konti, hindi naman malaking bagay. Walang patid na sagot ko dito. Nanginginig na inihakbang ko patras ang aking paa, pero sumagi ang binti ko sa gilid ng mamahaling bedside table. Kinakausap pa kita. Mabilis ang pala nitong hagipin ang braso ko at iniunat bigla. Sa inaasahan na wala na ako ng balanse at napatihaya muli sa kama. But for me, it's really a big deal, young lady. Inusad pa ang sarili papunta sa akin. Mahihinuhang signipis na lang ng karayamang agwat namin sa isa't isa. Pumaypay na ang mabango at mainit na hininga nito sa pisngi ko. Biglang tumambol ang dibdib ko. Natetense, kinakabahan, na parang di pa rin ako makahinga. Lahat ng pakiramdam ay nararamdaman ko dahil sa hayop na to. Sunod-sunod na lunok ang aking ginawa dahil sa tensyon sa pagitan namin. Nakadagdag pa sa akin ang mamahaling pabango nito na para bang hinihigop ako. Tila nahihipnotismo ko dahil kay banayad ng amoy nito sa ilong ko. Kaiga-igay sa pakiramdam na nakaka-addict. Hindi naman kita kilala. Sinagot ko pa rin to kahit halos mahimatay na ako sa kaba. Biglang nagdilim ang gwapong mukha nito dahil sa sinabi ko. Gumalaw ang muscle nito sa bagang. Nilapit ang sarili sa akin na halos magkadikit na ang aming katawan. Patagilid tong nakatingin sa akin na animoy naninigas namang na nakatihaya sa kama. Mas mabuting wag mo nang alamin. Dahil sigurado akong pag nalaman mo, you cannot dare talk to me like that. Mahinang sabi nitong may diin, tsaka inangat ang dalire, inabot ang bangs ko at nilaro. You're beautiful yet dumb. Very dumb. Dagdag pa nitong bulong sa tenga ko. Ang puso ko'y nagwawala na dahil hindi nakaligtas sa pandinig ang papuri nitong maganda ko. Pero napanguso din ako pagkatapos dahil may kasamang negatibo ang papuri nito. Tumikim ako upang makabawi ngunit nakatitig ang lalaki sa akin. Di ko magawang ikurap ang aking mga mata. Parang gusto kong titigan na maigi ang kabuuan ng gwapong mukha nito. Bumaba ang paningin ko sa nakaawang kong labi. Dahan-dahang bumaba ang mukha papalapit sa mukha ko. Teka, hahalikan ba ako ng lalaking to? Ewan ba at kusang pumikit ang aking mga mata. Hinintay kong dumapo ang labi nito sa labi ko. Gaya ng mga nasa telenovela, titigan ta sa halikan? Dumb! Kasunod ay isang pilantik ng daliri na naman ang tumama sa noo ko. Aray! Anak ng nakakadalo ng lalaking to, ha? Dali ako nagbawi at bumangon. Pagkatapos akma itong babatukan na may biglang kumatok, nagbukas ng pinto na silid. Napahinto ako at akmang gagawin. Ito na may umayos at tumayo agad mula sa pagkakasalpak sa kama. Kita ko isang pilong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sabay kindat sa akin pagkatapos dagling humarap sa pintuan kung saan nandoon ang isang kasamahan ko. Senyorito Calix, may tawag ka po galing Italy? Sabi ng kasamahan ko at pagkatapos ay tumalikod. Senyorito, nauutal kong ulit sa kataga na hindi mawari. Yes, and now you know. Baling nito sa akin at dagling humawak papalabas ng silid. Hindi pa tayo tapos. Habol pa nito at tuluyang nawala sa paningin ko.
Naiwan akong nakanga at gulat pa rin sa aking nalaman. Bakit ang tanga ko? Napakagat ako ng aking mga labi, sabay na patampal sa noo. Pabagsak na nahiga ako muli sa malambot na kama. Bibitay na talaga ako ng lalaking yun. Ah, hindi pala, kay Senyorito Calix na yun. Baka bukas wala na akong babalik ang trabaho. Kailangan ko pa naman ang income sa panahong to. Lagot ka talagang babae ka. Napasimangot ako sabay gulo sa aking tuwid at mahabang buhok. Gusto ko na maglumpasay at mapangawa dahil sa hiya. Lord, maawa ka naman. Huwag mo naman ako ipasisante. Promise magpapakabait na po ako. Kailangan ko talaga ng trabaho eh. Buisit naman kasi itong sarili ko eh. Ang utak ko, walang kapreno-preno kung magpapadigta sa bibig ko. Ayan tuloy. Napahawak ako at gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang lamunin ako ng lupa at maglaho ng parang bula. Wala akong mukhang iharap sa Senyorito Calix na yon. Bobo ko talaga. Bumangon ako at saka umayos ng tayo. Wala sa sariling napaindak ako ng mga paa. Tuloy nagmukha na akong baliw sa eksena ko. Dahil kanina ko pa gustong lumabas pero hindi ko alam kung paano dalhin ang sarili ko sa kahihiyan. Inayos ko muna ng gusot na bedsheet tas umayos ako ng tayo upang lumabas ng silid. Inipon ko ang tapang ko. Bahala na. Lalabas ako sa loob ng silid. 1, 2, 3, go! Akma ako ng iyakbang aking paa na may bigla. Nagbukas muli ng pinto na silid. Ay anak ng tukneneng! Nagulantang ako na halos mawalan ng balanse, sabay sa po sa kanyang dibdib. Sino bang... Di ko natuloy ang sasabihin ng bumungad sa akin sa Senyorito Calix. Agad akong yumuko at tumayo na maayos. Nilampasan lang ako nito at tumiretso sa isang pinto. Sumunod ka sa akin, utos nito. Pumasok to sa isang pinto, sa built-in cabinet. Tarantang sumunod ako sa lalaki, halatang nagmamadali ang ama ko. Walang sabi-sabi, kumuha to ng isang pares ng itim na suit pagkatapos bumaling to sa akin. Come here! Nahinginig na sumunod ako. Nakayoko akong lumapit, hindi ako makatingin ng diretso. Inibot ito sa akin isang pares ng suit. Tahimik kong tinanggap iyon. Kasunod walang keme-keme naghubad sa harapan ko. Diyos por santo! Namilog ang aking mga mata at nanigas sa mga kamay at paa ko. Darinis sa isa nitong hinubad ang saplot sa katawan. Gusto kong pumikit pero di ko magawa. Sunod-sunod pang lunok ko ng laway dahil sa bigla ang pagtigang ng nalamunan ko. Hanggang sa tuluyang iniwan ito ay tanging boxer. Pilit kong binaling ang aking paningin sa ibang direksyon. Pero ewan ba at natagpuan ko na lamang ang sarili ko na sinusuyod ito. Napahagat ako sa aking labi habang tinitingnan ang buo nitong katawan. Napaka-perpekto ng hubog ng katawan. Malalapad ang mga balikat. Mamasal ang dibdib at may anim na pandesal sa tiyan. Girl! Dagdag pa mabalahibo nitong puson hanggang sa hindi ko napigilang mapahagat ang labi. Parang uhaw na nakatitig sa gawing puson nito. Hindi ko mawari ang sarili pero biglang nanayo ang balahibo ko sa buo kong katawan. Isang tikhim ang aking narinig. Agad kong binaling ang paningin sa ibang direksyon. Umakto pa ako na parang walang nakikita. Maya-may naramdaman ko ang mga hakbang nito papalapit sa akin. Sinulyapan ko ang direksyon nito. Kinakabahan akong lalo dahil papalapit na naman to sa akin. Nakatitig to sa akin habang patuloy itong inihahakbang ang mga paa. May ngiting pilo na naman sa labi. Yumuko ito ng bahagya para magbantay ang aming paningin. Maagap naman ako at agad na hiyarang ang hawak na tuksido sa gitna namin, sabay pikit sa aking mga mata.